Hey, hey, hey! It's a great day for us sa araw po na ito because we are going to learn something new. And kung last time pinag-usapan natin yung paano mabibigyan ng solusyon yung mabagal na laptop, today naman ay siyempre, ano ang sikreto ng mabilis na Wifi? Tanong nyo na rin sa sarili nyo yun, ano, kung paano pabibilisin yung ating internet connection. And naisip ko lang na mag-share ng kung ano ang nagawa ko dito sa aking bahay para magkaroon kayo ng idea paano nyo i-improve yung internet connection ninyo. Well, the truth of the matter is, meron ba talagang sikreto? As far as I know, wala talagang sikreto. Pero kailangan maintindihan mo yung mga basics para magkaroon ka ng idea paano mo i-run ng maayos yung internet na meron ka. I don't care if it's about your mobile data, kung yan man ay through the internet connection na meron ka, maybe DSL, fiber optics, or different sorts of internet connection that we have right now. Well, sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas, every time na magkakaroon tayo ng mga iba't ibang problema, nabiblame talaga natin na una-una ay yung ating mga internet provider. Kaya nga dapat pag-aralan natin ng gusto kung ano ang dapat natin gawin. And today, ay bibigyan ko kayo ng mga ilang tips para mapabilis ang Wi-Fi sa inyong tahanan. Okay, wag na nating patagalin pa because today ay try talaga natin na makatulong sa iba, no? Kasi syempre, isa lang naman talaga tayo ng struggle. How much more pag nagsimula na ang klase? 'Di ba? Sabi ng mga ibang school, mag-online ano daw sila, distance learning. Eh paano pag nagkasabay-sabay na? Paano kaya natin i-develop ng maayos yung ating internet connection? So, bago po tayo mag-continue, gusto ko man naman maintindihan ninyo yung mga iba't ibang bagay na may kinalaman dito sa ating gagawing setup today. Unang-una, itatanong mo sa sarili mo itong question na ito. What specific things you do in the internet? In other words, para saan ba yung internet? Ano bang gagawin mo sa kanya? Anong purpose? Ito ba ay for social media only? Pwedeng dahil post-post lang tayo, no? Ayan mga gusto ng mga millennials ngayon, eh. Mga photos, videos, makita yung mga idol nila, yung mga loved ones nila. Ito ba ay for gaming? Yan, nausong-uso yan ngayon, no? Na mga iba na addict na sa kakalaro. And gaming is really part na ng mga kabataan, no? Sa mga ginagawa nila. And then also, gusto rin natin malaman kung yan ba ay for live streaming. At kung ito ba ay just purely simple use, maybe mga for office use lang. So itong mga question na ito, o itong mga areas na ito, ang ilang key points kung bakit nagkakaroon ng effect sa kind ng speed na meron tayo sa, ng internet na meron tayo sa bahay. So another thing na pwede nating i-consider is yung tinatawag nating ano bang internet provider meron ka. Di ba? Say for example, you're using a PLDT or yung isa pang counterpart na yung Smart, Globe, at recently yung nauuso na tinatawag nating Converge. So itong mga internet providers na ito, nowadays nagtatalo-talo talaga sila. Pinipilit nilang makasabay sa kung anong internet connection meron tayo kasi ang gusto nila ay ma-improve. Well, siguro naranasan nyo na, no, na magreklamo talaga dahil kaluload mo pa lang, naubusan ka na ng internet connection, o kaya napakahina ng signal, all sorts of different problems. And
nakaka-frustrate at times. Lalo na kung trabaho yan or schoolwork or kung ano mang importanteng kailangan gawin. Tapos hindi mo maipasa dahil lamang sa yung internet connection mo ay paandap-andap. Anong pwede nating maibigay na tip? For me po, kung kayo ay bago pa lang nabibili ng inyong internet provider, make sure po na mag-conductin muna kayo ng survey sa mga kapitbahay ninyo. And that will help you a lot kasi the point is to get information kung paano ninyo magiging wise sa pagpili ng internet provider. In that case, pwede kayong magtanong sa mga kapitbahay ninyo, kaibigan ninyo na malapit sa lugar ninyo. Kasi sila, alam na nila, na-experience na nila, di ba? Say for example, ako, meron akong isang experience dati, no? Hindi ko na sasabihin yung pangalan. White Tribe. dati pa po yun, 2 Mbps lang, sulit na sulit ka na, no? Kasi hindi pa naman ganong kataas yung mga internet connection. But anyway, nung time na yon, ang ganda ng connection niya. Siguro naka-experience ako up to 6 Mbps by the time. At sa akin, amazed na amazed ako. Pero only to find out after 3 months, nako, yan na, kaliwat ka na yung problema. And to tell you honestly, I got so frustrated. Dahil, syempre, may sinet ka na expectation. Sabi nila, kaya daw nitong maging stable, ganyan-ganyan. Sa una lang magaling, pero hindi naman nagtagal. Well, to that, naka-move on na tayo doon. And kailangan maging wise tayo again sa pagpili. So, the best thing to do is conduct a simple survey. Magtanong sa mga kakilala, ano yung pinaka-best doon sa area ninyo. And then, saka po kayo mag-decide. Ano? Kailangan nga maging wise tayo. Siyempre, pera pa rin yan eh. Sabi nga nila, monthly ang ano niyan. Ano? Diba? Ang nagagastos. Yung iba sa atin, walang maayos na source ng income. Kaya kailangan maging wise tayo dyan. Now, another question that we need to consider asking ourselves is ano bang klaseng connectivity meron ka sa bahay? Dalawa lang naman ang pinaka-major connection natin. It's either you are wired or wireless. Pag-usapan muna natin yung tinatawag na wireless kasi yun yung pinaka-common at ito yung pinaka-sabihin na nating klase ng internet connection na hassle-free. Yun, I should say. Bakit? Kasi nga, wireless. And to the point, gusto ko lang malaman ninyo na iba-iba pa rin naman ang internet connection na wireless dito sa atin sa Pilipinas. Pero para lang sa kaalaman ninyo, ang pinaka-common na connection talaga ay yung tinatawag na 2.4 MHz connection. At ito yung karaniwang nakikita natin sa mga Wifi natin sa bahay. Karaniwan ng mga cellphone nowadays ay capable talaga ng 2.4 MHz. And that gives us, parang yun yung talagang common na connection natin. However, nowadays, nauso na rin po yung tinatawag nating 5 MHz. Based sa experience ko sa mga ibang internet, sa mga Wi-Fi manufacturers, yung mga machine na yun, ay kinakabitan na nila ng dalawang receiver or dalawang Wi-Fi machine. At yun nga yung 2.4 MHz at saka yung 5 MHz. And that way, you can have a choice of faster one versus dun sa typical one. Now, ano pong difference between the two? I should say stability. Number one yan. Number two ay yung tinatawag natin yung penetration niya sa wall. Ano po yung mga yon? Tingnan mo na natin. Ha? Pag sinabing connectivity, syempre, kung paano mag-uusap yung Wi-Fi mo at saka yung cellphone mo or yung laptop na gagamitin mo. And kung mabilis yung transfer nila ng data, definitely mapapabilis yung internet connection mo. Pero nagtataka ka, ang bilis ng Wi-Fi mo, yung cellphone mo naman ay old school. When I say old school, hindi siya capable ng faster connection. So kahit na malakas ang Wi-Fi mo, kung ang machine mo or ang gadget mo ay hindi naman lalapat, hindi rin siya mabilis, hindi rin po makukuha yung pinakamabilis na connection. And then also, meron ding isa pang consider natin, mabilis nga yung phone mo, yun namang Wi-Fi machine mo ay hindi naman makapagbato ng mabilis na signal. So, it's the same thing. Kailangan po mag-match yung tinatawag nating internet connection, Wi-Fi capability, yung wireless niya, papunta dun sa ating phone. At dapat capable din yung phone natin. Mamaya, pag-usapan pa natin ng mas malalim na. Next thing. Ang isa po pong concern na dapat nating makita ay kung gumagamit naman tayo ng data connection.
Sa panahon po natin ngayon, dine-develop na nila ng husto yung mga 5G na phones. And maraming mga pag-aaral na sinasabing ito na daw yung isa sa pinakamabilis na solusyon para mapabilis talaga yung Wifi sa atin kahit saan mang sulok ka ng mundo, ano. Well, marami nang nag-iimbento, and according sa mga latest na nabasa ko, China is the first one na nag-conduct ng 5G connection, although yung US ay humahabol na rin. So dito sa 5G na ito, kaya niya magbato ng packets of data at napakabilis. Yung tipong ilang segundo pa lang, kapag-download ka na ng movie na gusto mong mapanood, di ba? And kung ganun man kabilis, pero meron, alam niyo ba na recently may mga pag-aaral, sabi ng mga, ewan natin, kung gano'n sila ka-informed, na ito daw, 5G connection na ito ang cause ng mga sakit sa kanila. Well, I don't know, wala pang scientific study about that. Pero, with the use of this 5G connection, one thing we know is that it can transfer faster, a lot faster than the 4G one. So, ano pa? Pangatlo natin, tapos na tayo sa wireless. Meron din tayo nung phone connect data. And then, last is going to be the wired connection. So, pag sinabi po natin wired from the term itself, ay meron siyang kable. Pero alam nyo ba na nagkakaiba-iba pa rin yung kable na yan? May mga times na akala natin, tama na yung setup natin, ay kabit naman natin ng maayos, pero hindi pa rin ganun kabilis. So, alam nyo ba na sa wired ngayon ay iba-iba na rin. Dati, nung medyo mga 5 years ago or more than 5 years ago, ay capable na mag-transfer ng data na regular na use natin, okay naman. And we're using, sa experience ko to, no, what I'm saying, nakapag-transfer naman ng data, mabilis naman yung mga laptops noong time na yon. Pero you know, as the time goes by, dumedevelop at mas nagtumataas yung system requirements na tinatawag. Dati nga, pag core to duo yung laptop mo, pwedeng-pwede na eh. Ngayon, mag core to duo ka, ewan ko kung saan ka makarating. Lalo kung meron ka mga office use, nako, I tell you. So, sobrang dami ng mga ginagawa natin online, sa trabaho, and all the rest of these stuffs ay pang nagsabay-sabay. Kuminsan nagsasuffer yung mga gadgets na meron tayo. So, sa wired, ang isang talagang i-consider po ninyo dyan ay ano ba ang capability ng inyong mga laptops. There are laptops nowadays na capable po ng tinatawag natin gigabit connection. Are you familiar with that? Sa gigabit po, up to 1,000 Mbps na po yung kayang i-receive nito, i-process. Samantalang sa mga dating mga wired na connection ay 10 by 100 Mbps lang po. So in other words, talagang hindi siya ganun makakatumbas dun sa 1,000 Mbps, di ba? So now, to give you an example, I already changed the wired cables that we have here sa bahay. Dati, we're using the what we call Cat5e. And dati dun sa connection namin na yun, sobrang taga na nun, by the way. One thing na na-experience ko, so everything is set up, nakakonect yung Wi-Fi, mabilis naman than the usual. So we're expecting na okay siya. And then one time, bigla na lang bumagal. So ginawa ko na lahat. I went dun sa mga areas ng connection ko, double check ko. I tried to change it. Then later on, I found out that the cable itself ay medyo nagputok-putok na dahil sa kalumaan na rin siguro, ano. And then yung 5E na yun ay, although stable naman siya, kaya lang may mga minsan may mga fluctuation, ano, may mga unexpected things na nangyayari. So, immediately I did some research and I found out na meron na mga tinatawag na Cat6E. Meron na rin Cat8. I don't know kung may Cat9 or Cat10 na. But basically, so tumataas yun. At in-observe ko yung mga difference between the two or the three stuff. Napansin ko na pinaka-difference talaga nila ay yung mismong connection. Nowadays nga, may gumagamit din yung tinatawag nating fiber optic. Definitely, mas mabilis yun. Ang concept behind ay sa fiber optic, light na kasi yung nag-uusap. Alam naman natin, napakabilis ng liwanag, di ba? And sa pamamagitan ng light, ay nabibigyan ng data transfer papunta dun sa ano natin, sa mga kailangan nating mabigyan ng data. So, aside from that, isa rin sa dapat na i-consider natin ay, again, just like what I said, capability ng mga gadgets. Kanina pa ako pa ulit-ulit dun, no?
Kasi recently napansin po na nag-expect tayo na masyadong mataas sa mga gadgets na meron natin. Eh hindi naman pala ganun siya design, di ba? So actually sa technology nga natin ngayon, almost every 6 months ay merong inilalabas na mga iba't ibang mas mataas pa na version kesa dun sa dati mo. And then the operating system, papalit-palit din sila, they keep on improving. At as time goes by, eto nga, no, experience ko, I just bought a cellphone a year ago, pero yung cellphone ko ngayon, although mabilis naman din, up to the standard pa rin naman sa expectation ko, pero alam nyo ba, sa tagal ng panahon, na ano, mas marami nang nakataas pa sa kanya. And that's acceptable yun, kasi ganun talaga ang technology, it keeps on evolving. However, huwag ka mag-expect na kaya mo yung ultra fast na connection kung ang phone mo naman ay pang ano lang 3G. 'Di ba? Baka nga 2G pa. Ewan ko kung may gumagamit pa ba ng ganyan. So you see, there are different things that you need to consider when it comes to faster internet connection. Disclaimer lang, hindi naman ako galit dun sa mga iba na nang titrick ng mga connection na, no. Yung iba ginagawa nila, nadadaya sila, no. Ayaw natin ng pandaraya kasi siyempre hindi rin naman tama 'yun, 'di ba? Una-una, pagka nalaman ng company yun, pwede ka nalang i-demand. Pangalawa, kung ano, ang hirap naman nung nakikinabang ka na hindi naman tama, di ba? As parang nanlalaman ka sa kapwa. Yan yung ayaw natin gawin. And let's move on. Tignan pa natin ito. Did you all know na ang mga Wi-Fi machines also natin ay may kinalaman din po sa tawag dito, sa pagpo-position po natin, saan natin sila nilalagay? Because yung tinatawag nating mga wall blockings, yung pagpo-position natin ng Wi-Fi ay nakaka-apekto. Kaya ang tanong eh, saan natin to dapat ilagay? Ano ang pinaka-ideal na pagpo-pwestuhan natin? Ako po, based sa experience ko, it is a lot better kung ang Wi-Fi machine natin, by the way, iba-iba naman ang case, no? Pero kung single floor lang naman yung bahay mo, it's a lot better kung maipopwesto mo siya sa bandang gitna. And then, kung mas okay din kung maiaangat natin siya because at least yung Wi-Fi connection natin ay mas makakaspread all throughout. Kesa dun sa ilagay natin sa isang wall na kumbaga saradong-sarado siya dun, andun lang siya. Although nakaka-transfer pa rin man ng data, pero pigil siya, diba? Yun nga yung tinatawag nating wall blockings. Dati, I worked sa isang technical na aspect na trabaho. At na-experience ko na may mga na-encounter akong sitwasyon na kaya pala hindi siya makapag-print kasi yung printer niya, ito ha, listen ha, yung printer niya nasa fifth floor at yung kanyang wireless Wi-Fi, yung wireless machine niya o yung Wi-Fi, nasa first floor. Siya nasa second floor and he's trying to print something pero pagpunta niya sa taas, hindi nag-print. What's the problem? Okay na ako yung machine, okay yung Wi-Fi, yung pala hindi nag-uugma yung internet connection. So that means na sa pagpupwesto ng Wi-Fi, nakaka-apekto ng gusto kung paano mag-uusap yung mga machines natin. Diba? Simple pa lang nun, pagpupwesto pa lang. And sa iba, akala nyo hindi big deal yun. Pero big deal po yun. Dito na lang po, say for example, naglabas ako ng isang Wi-Fi machine dito sa labas namin. Gusto kasi dun sa area, para kung sino magwa-Wi-Fi na mga kakilala natin, they can do it freely. Few blocks after nun, ay merong isang bahay dun sa dulo na hindi sila makasagap talaga. And then when I observed yung pinaka-space nila dun, nakita ko na ang dami palang mga wall blockings dun sa area nila, kaya hindi makareceive. Now, let's proceed dun sa isa sa napakahalagang question din na dapat masagot niyo para bumilis ang internet ninyo. Ito po yung tanong na to. Ilan ba gumagamit ng Wi-Fi ninyo? Baka naman maya 20 kayo. Tapos lahat kayo, kumbaga, nag-YouTube. Ano ba yung mga malalakas na lahat kayo naka-gaming. Ang laki po ng epekto nun sa inyong mga paggamit ng internet. Kung lahat ay gumagamit ng heavy use, makaka-apekto. Kaya nga, di ba, tatanong may sarili mo. 10 Mbps ka lang, pero 20 kayo nakakonect. Ano yan, tiki po 0.5, ganun. Siyempre, hindi yan kakayanin, di ba? Kaya,
it's a lot better kung i-consider mo mag-angat ng subscription. Dito po sa area ko, dito sa amin, sa bahay, ay meron kaming 200 Mbps. And I can show you also yung speed test na meron ako dito para makita natin kung gaano siya ka-effective yung mga ginawa ko dahil sa mga ginawa ko na yun. So, ilan bang mga gadgets na connected at anong klaseng mga activity yung ginagawa nila? So kasi ito, akala natin hindi naka-apekto, pero pag nagsabay-sabay na sila, dun na nagsisimula yung kumbaga, traffic jam ng internet connection. So guys, I hope na nakatulong po ito sa inyo para mabigyan kayo ng kaalaman kung paano ninyo mapapabilis ang internet connection ninyo sa bahay. At I hope na meron kayong na-pick up naman kahit paano. And if you really like this video, mag-like naman po kayo, thumbs up, di ba? At mag-comment down below kung meron kayong mga dagdag na ideas and concepts pa para mapabilis ang inyong mga Wi-Fi. Siyempre, iba pa rin naman pagka sariling experience mo, di ba? And also, hindi na ako mahihiya, mag-subscribe naman po kayo sa ating YouTube channel. At ito po ay magagawa ninyo pag pinindot nyo po yung ating subscribe button. Oops! Huwag po ninyong kakalimutang i-press ang notification bell para lagi kayong updated. Piliin po ninyo yung all para every time mag-upload tayo ng mga videos ay siguradong ma-update ka. So, sana marami po kayong natutunan. Paalam po sa inyo lahat. Hanggang sa muli!